Okay, so ito na yung kinalabasan, no, nung mga print natin, tinupi ko na. Katapos kasi mainit. Mainit kanina eh. So ayan na siya. So, mapapansin niyo naman may yung meron diyan pinost ko or pinadaanan natin yung picture nung mga nung buong ito together with the klase ng cloth or fabric na ginamit sa kanila para makita niyo yung outcome ng prints. So isa-isay natin, no. Etong nasa pinakadulo, this is a CBC or polycotton. Karaniwan ito sa mga nabibili nating t-shirt sa market or sa yung sa mga RTW na supplier na t-shirts, no. So kung CBC or polycotton, ibig sabihin magkahalo 'yon. May percentage yung polyester at saka yung cotton. So hindi siya ganun kainam or kaganda sa printing kasi mas malabo yung print. Hindi siya kasing tingkad ng print ng 100% polyester. Kasi nga may blend ng cotton. So common yan, 50-50, 50% polyester, 50% cotton. O kaya 60-40 yung CBC or the cheap value cotton. 60% ng cotton, 40% na polyester or vice versa yata yon. Check natin yan. So yun nga, ang print sa kanya, pwede siya i-direct sabli, kaya lang hindi siya ganun katingkad. Yung iba may nilalagay dyan, discuss natin sa susunod, gumagamit sila ng sabli coating. Okay, so the best sa kinalabasan natin dito is the dry fit or yung 100% polyester, no? Napakatingkad ng kulay, solido yung printout niya. Yun nga lang, syempre, depende yan sa klase ng fabric na tela kasi katulad nito, medyo malalaki yung butas ng fabric. Kaya yung design mo, obviously, magkakaroon ng parang may pagipagitan dun sa butas kasi malaki yung pagita, yung butas niya. Pero kung yung mga klase ng dry fit na maliit or masinsin yung butas ng pagkakagawa, mas okay, no? So, dry fit, ito 100% polyester. Isa lang to sa mga klase ng tela kasi ay ng tela na 100% polyester kasi meron pang iba yung ginagamit ng full sublimation. So, yung mabibili natin commonly sa market, which is the dry fit nga, the best, no, for sublimation. Now, itong particular na tela na to is yung ginagamit sa yung mga election shirts. I'm not sure kung ano yung fabric niya kasi ang ganda ng printout. Okay, para rin siyang halos dry fit. Kaya lang ang nilalagay kasi na tag sa mga election shirts is cotton. Kaya lang ang cotton kasi hindi talaga yan na kinakapitan ng sublimation. Okay, hindi uubra sa cotton. That I'm not sure, no? I-search ko yan. Pero, yun nga, ang nagkalabasan natin maganda. Nag-print ako nito way back before pa, no, nung mga pang-election shirts. Ang kaso, nung nilabhan, ayun na. Kumalat kasi yung printout. Yun namang kalat na kalat, no? Nahawa dun sa ibang part. So, hindi ko na rin inulit. Pero, kung tatanungin tayo kung pwede ba i-sabli, pwede naman. Ayan, maganda yung printout. Hindi lang ako sure kung 100% cotton to. Most likely, hindi. Kasi, kapit yung maganda yung printout niya. Matingkad. Okay? So, this is an election shirt. Yung mga tela na 135 o 150 GSM yata to. Na tela. Okay? This one, ganun din, election shirt din na magagamit, iba nga lang yung ibang tela, pero election shirt din siya. Parang ito dun sa nauna, ayun, no? Parehas naman sila, maganda yung printout, ganda. Okay, kaya lang sabi ko nga mas okay to kung after mo i-test print lalabhan para magkaalaman kung bibitaw or hindi. Okay. And then ito, this is a honeycomb, yung ginagamit kadalasan na polo shirt. Lacoste type, kung tawagin yung tela, yung malalaki din ng butas. Ayan. So, na malabo, siya yung pinakamalabong print sa ngayon, no?
Kasi syempre mataas yung percentage ng cotton. So, ayan. Malabo yung print. Pag ito nilaban, for sure, alam mo na, bibitaw to. Okay, magpipate to ng wagas. So, honeycomb. Okay? Now, pagdating sa dikulay na t-shirt, okay, lalo na kung CBC, eh, hindi ubra mag-press ka ng sublimation kasi nga, hindi siya 100% polyester. Yung iba, gumagamit ng sublimation sa mga dry fit na may kulay. Tulad ng yellow, light green, light blue, pink, etc. Basta mga light color, sinasubli nila. Pwede rin naman. Yun nga lang, kung mapapansin natin, no, ang print nyo, pagdating sa dikulay, yung may mga kulay na na t-shirt, expect nyo talaga na pagdating sa image niya, yung part na puti ng image, halimbawa sa isang image may part na white sa printout, no? Pag press mo ngayon sa dikulay na damit, may kulay, expect mo talaga yung kulay puti na yon would be the color of the substrate ng tela. Bakit? Kasi wala namang white ink dun sa mga printer natin. Not unless naka-direct to garment ka, no? So, walang white ink tayong ginagamit. Si MYK yan. So, walang lalabas na white sa image mo. Yung white na part magiging kulay ng t-shirt. So, katulad nito, nag-print tayo sa... Ito yung ginagamit nung sa mga, ano, sa mga long sleeve ng yung sa construction. Diba yung pag may mga nagpiprint ng pang-construction firm, mga tauhan nila. Ito yun, long sleeve to. Ang tela niya to, CBC rin. Ganito ang itsura ng print niya since hindi 100% na polyester. So, polycotton siya. Medyo malabo at the same time, syempre, since green yan, edi yung puti mo, kulay green. Oh. Tapos yung orange, oh, yung dark na dark, no? Kasi orange lahat ng background na puti. Okay, o lahat ng white sa image mo magiging orange. Init. Tapos, eto, yung t-shirt kong suot kanina. Oh, yung inubad ko na para sa inyo, para lang makita natin. No? Yung yellow, oh, ganyan itsura niya sa yellow. Sa dikulay na yellow. Kasi nga, wala naman tayong white na background o white na ink sa ating printer. So, ganito yung tsura niya. Airplane na naman. Okay? So, ganito. CBC rin. Ito yung pinakamalupit. Nakikita ba kayo? I'm not sure, no? Parang wala na kayo makikita dyan. Ayan, no? Yung sa black. Ano expect mo naman sa black? Unang-una, yung damit mo o yung fabric mo is polycotton, so malabo na kaagad. At the same time, ito, yung background mo, yung canvas mo, yung substrate mo is itim, so hindi makikita talaga yung printout. Halos wala ka nang makita. Maaninag mo na lang kung malapitan. Wala eh, walang-wala eh. Merong konting-konti. Pero hindi uubra. Okay? So, sa mga dark colors, katulad niya, navy blue, black, maroon, ano pa bang mga dark? Sa gray, na hindi talaga uubra or hindi advisable na mag-print kayo ng sublimation. Direct subli sa mga to. Okay? So, mga ganyan, well, i-discuss natin sa ibang klase o sa ibang process ng printing, ano ang pwedeng i-gawin pag kulay black na, pag dikulay na yung damit. Okay? So, ang ating napagtanto, ang sublimation is best for white fabrics or white substrate at dapat 100% polyester. Okay? Yun yung best ng sublimation. Kasi dun talaga siya, kumbaga sublimation is ginawa para sa ganong klase ng tela. Now, yung iba nga, gumagamit ng CBC,
yung or the polycotton combination ng polyester tsaka cotton. Pwede naman, kaso yun nga ang print natin, medyo malabo-labo. May solution yung ibang ginagawa dyan using the sublime coat at saka may pinapahid. Pero sa ngayon, hindi muna natin concern yun. Didemo natin yun sa susunod. Okay? Now, kung hindi ka, kung di kulay naman ang gagamitan mo ng sublimation, check mo rin muna kagad yung fabric, tapos check mo yung image mo. Tingnan mo yung image kung darker ba siya kaysa sa kulay ng fabric. Kasi katulad yan, halimbawa, ang isa sublimation mo lang is pure black na image. Ubra yan sa dilaw? Yes, ubra yan. Kaya may yung YouTube. Ayan. Ubra yan sa dilaw. Kung purong itim. Kasi darker yung design or yung image kaysa sa kulay ng fabric. Ubra yun. Okay? Lalo na kung dry fit. Pwedeng-pwede yun. Kaya check mo yung klase muna ng fabric at check mo kung ano yung klase ng fabric, kulay ng fabric at yung design na ipiprint out mo. Okay? Para makapag-decide ka kung isa sublimation mo ba or hindi. If yes, go. If not, alternative. Hanap tayo ng ibang paraan. Discuss natin yan sa susunod na tutorial. Okay? Okay, so yung dinidiscuss natin is about t-shirts lang muna. Okay? Application ng sublimation on the different types of fabric ng RTW t-shirts. Yung mga ready-made na mabibili sa mga suppliers. Now, meron pa kasing ibang tela na ginagamitan ng sublimation wherein yung sa mga katulad niya, mga jersey, nagpo-full sublimation, marami pang klaseng tela ang ginagamit doon, which hindi ko na forte yung part na yon. Kung magpapa-full sublimation kayo, tatanong nyo rin sa provider o dun sa pagagawa nyo kung anong particular tela yung gagamitin nila. Okay? I believe makakapili rin kayo kasi magpe-present naman yung mga yan kung anong klase ng tela ang gagamitin nila at the same time, i-check nila sa inyo kung okay sa inyo yung tela na yun, kung comfortable ba sa inyo, whatsoever. Okay? So, on that part ng sublimation, siguro, no, sa mga susunod, dadalaw tayo, no, susugod tayo sa isang kaprinter na nagpo-full sublimation para magkaroon tayo ng better understanding pagdating sa full sublimation. Sa akin kasi, wala akong full sub. Masyadong mahal yung makina at the same time, loaded na rin ako pagdating sa mga may airplane na naman. Okay, loaded na ako sa ganito, yung hindi naka-full sub. So, what more kung magpo-full sub? Okay? Dalaw tayo. Bisita tayo sa kaprinter nating may full sublimation sa susunod. Ayos? Okay, dun sa mga kaprinters naman natin na meron pang gustong idagdag, may gusto pa kayong i-share na information, comment nyo lang dyan sa ating sa baba ng video na ito para mabasa rin or magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Siyempre, marami nang nakakaalam nito. Kung may kulang man akong hindi nabanggit, pakidagdag na lang dyan, mga sir, mga ma'am. Oh. Tapos, dun sa mga viewers po natin, mga kaprinter natin na may gusto pang itanong, lagay nyo na lang din dyan para masagot natin yung katanungan nyo at maliwanagan kayo. Okay? At kung meron pa kayong request sa mga susunod natin gagawing video, damay nyo na din dyan. Okay? Katulad nga nito, nataon yung request ni Ma'am Yayet, nagawa natin ng paraan, no? Na-demo natin. So, yun lang muna sa ngayon. Na-discuss natin yung mga klase ng tela na pwede para sa direct sublimation, pati yung kulay na uubra si Subli. So, sana may natutunan ka bago ka printer. Kung alam mo na to, di mas maganda na apply mo na. Kung hindi pa, di ayos din, may nadagdag sa kaalaman natin. Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung video na ito, click nyo lang yung like. Tapos, sabay mo na, syempre, huwag nyo kalimutan yung subscribe button together with yung katabi niya, yung click na bell dyan, notification bell,
para updated kayo sa mga susunod natin na tutorial video. Okay? Madami pa yan. So, salamat, kaprinter. Ingat sa susunod ulit. Kita-kits. Bye-bye. God bless. Ingat, ingat. Keep safe.